Kwento ng isa sa mga biktima ng pagpapakalat ng mga pribadong litrato sa Philippine Science High School. Matagal na raw itong nangyayari sa campus at ang mga nagpakalat nito, may iba pa raw mga nabiktima mula sa ibang eskwelahan. May exclusive report si Salima Refran. Galit ang isang estudyante ng Philippine Science High School na nakaranas ng pambabastos at paglapastangan sa kanyang dignidad nang ipakalat at pagpasapasahan ng sarili mga kaeskwela ang kanyang mga pribadong litrato. Mga litratong nakunan daw nang di niya alam tatlong taon na ang nakakaraan. It has been going on for years, probably more than 3-4 years, I think. What they do is that they have, if you want to get access to the other pictures or videos, you have to contribute. So that's what they use as a pass. So you trade one or a very few for probably dozens of pictures and videos. So maybe for them, that's a good trade-off. But then they don't really take into account with the victims. Nalaman lang daw niya ang tungkol sa kanyang mga litrato nang magkaroon na ng investigasyon ng eskwelahan. Sabi niya, marami pang ibang biktima ang grupo. Because it spans across even to the graduated batch, the previous batches, and also to the younger batches. So there are some people that aren't even from Pisay. And that's how some people got away scot-free because they didn't involve any girls from Pisay. Alam ng magulang ng biktima ang pagharap niya sa GMA News. Ibinahagi niya ang kanyang kwento sa amin upang tutulan ang desisyong payagang makagraduate ang mga lalaki ng kaeskwela na sangkot sa kontrobersya. It shows the long history of letting sexual harassers slide and victim blaming is still very prevalent in our country because it goes against the law. It's not just against the handbook, it was against the law. Sa Miyerkules na ang graduation ng batch 2019 ng Philippine Science High School. Sa ngayon, kasama sa listahan ng 228 nag-graduate sa eskwelahan, ang anim na estudyanteng lalaki na sangkot sa kaso. Ang rekomendasyon ng pamunuan ng Philippine Science, huwag payagang magmarcha sa graduation ceremonies ang anim, huwag bigyan ng diploma, at huwag kilalaning mga graduate ng Pisay. Pero ang desisyon ng Board of Trustees ng eskwelahan, payagan silang makagraduate. Pinatawan lamang sila ng 30 araw na community service at written apology sa mga biktima. Hindi nagpaunlak ng interview ngayon ang director ng Pisay, pero dati na niyang sinabi na sa ngayon ay papayagan munang graduate ang mga estudyanteng sangkot. Ang mga magulang, ibang estudyante, guro at alumni patuloy ang protesta para baguhin at hindi na payagan mag-graduate ang anim na estudyante. Nagpulong na muli ang Board of Trustees para balikan ang mga ebidensya sa kontrobersyang ito. Umaapila sila sa publiko na bigyan sila ng panahon para mapag-aralan ng lahat at makapagbaba ng desisyon bago ang graduation sa Miyerkules. Salima Refran, GMA News.